Good evening mga kamamshis. Yan, ako si Ate Christine, midwife at your cervix. Yan mga mamshi, last night na nag-live ako, may mga nagtatanong about big kiss, kung kailangan pa ba mag-big kiss ni sanggol, ni baby, at ni mamshi bago mga anak. Ayan, sagutin natin yan mga mamshis. Mga kamamshi, please subscribe my YouTube channel, Reyes Hernandez. May mga mamshi na nag-PPM sa akin na malaki naman ang itulong sa kanila ng mga ilang lecture ko. Please subscribe mga mamshis. So, sagutin natin yung big kiss sa sanggol. Kasi nung unang panahon mga mamshis, yung mga lola, yung mga matatandang kausuhan, so sa paniniwala nila pag may big kiss si baby, mas mahina yung iyak. Diba malalakas umiyak yung mga sanggol, yung mga bagong panganak. So, ang paniniwala nila pag may big kiss, hihina ang iyak ng sanggol. Pangalawa, yung naniniwala sila na kapag may big kiss ang sanggol na babae, magkakaroon ng magandang hubog o yung plat na pusod. Kasi kapag butad, alam mo yung malaki na dyan na mga bata, paniniwala nila doon, hindi na alagaan ng big kiss. So dito, ina-explain ko na lang sa mga mamshi, sa mga lola, na ang pag-big kiss ay hindi na ginagamit o pinagbabawal na. Pinapatry ko sa kanila, itry niyong bikisan yung sarili ninyo. Ilagay niyo sa sarili niyo na kayo ang sanggol at bikisan niyo ng mahigpit. Magbikis kayo ng mahigpit at kumain kayo. Ano ang mararamdaman niyo? Diba para kayong bunsol na duduwal kasi may masikip na masikip yan sa loob ng na nakatali sa tiyan niyo. So, papaano pa kaya yung baby na binibikisan nyo ng mahigpit at dumedede? So, ano nangyayari? So, hirap na hirapan yung batang huminga at halos yung pagdede niya ay maisusuka niya. So, tapos, kapag binikisan din yung mga baby na may pusod, maaaring magbasa ito kasi ang pusod kailangan laging tuyo. So, kung may bikis si baby, nababasa, nabababaran. So, yun yung nagkakaroon ng infection. Pwede magkaroon ng sepsis yung baby kapag yung pusod ay bumaho dahil nababad sa basa. Paano naman sa mga nanganganak? Di ba may mga nanganganak na binibikisan na pakiramdam nila ay nakakatulong to para bumaba. Ayan. So, yung bikis, pag binikisan ni yung mga nanganganak, hindi naman siya bumababa dahil sa bikis yan. Kasi merong, ang labor ay merong proseso ng pagbaba. Siyempre, kailangan bumukas sa cervix, kailangan habang bumubukas, sumasakit, bumababa. So, meron siyang mechanism, yung merong proseso. So, kung kahit magbikis kayo, kung hindi pa kayo nagle-labor or wala pa sa time na bumaba si yung head, at ma-renew, wala rin maitutulong, kundi hirap lang din dahil may masikip sa loob ng may masikip dito sa sikmura na nakahigpit na nahihirapan din kayo sa paghinga. So, para sa akin, hindi rin ina-advise yung big kiss sa mga nanganganak. Kung napapansin nyo, sa mga lying in, tinatanggal din yan, pati sa hospital, kasi wala naman siyang maitutulong. O, so mga mamshi, sana kahit pa paano meron kayong natutunan sa maikling lecture ni Ate Christy. Thank you! Please subscribe my YouTube channel. Love you all!